Isang pampasaherong bus na nakikipag-unahan daw sa pagkuha ng pasahero ang sumalpok sa isang barrier. 10 pasahero ang sugatan at yan po ang tinutukan ni Cesar Apolinario Exclusive. Kahit may kargang mahigit 10 pasahero, makikitang wala namang kasabay pero mistulang nakikipagkarerahan ang bus na ito habang binabaybay ang kahabaan ng Regalado Avenue sa barangay North Fairview, Quezon City, pasado alas 10 nitong nakaraang Huwebes. Talagang nag-uunahan sila na makapick up ng pasahero. Ginit-git na siya ng isa na nasa gilid niya. Kaya hindi niya na nakuhang lumiko ng kanan. Dahil gustong unahan ng kompetensya, pinilit ng bus na umarangkada. Pero bumangga tuloy sa concrete barrier sa island ng Regalado. Mabuti na lang at walang pedestrian sa magkabilang bangketa kung saan tumalsik ang nagkapira-pirasong bato ng nawasak na concrete barrier. Sa lakas ng impact, makitang umumpog ang ulo ng mga pasahero sa upuan. Paghampas, di paghawak ko nung sa yung sa kahit anong pigil mo, talagang tumama ito dun sa mga. Karamihan sa kanila, nakahawak sa ulo dahil nasaktan. Saka nagsibabaan, 10 sa kanila, sugatan. Yung isa talagang may sugat dito sa noo, pero yung iba medyo ano naman, bugbog lang ang katawan. Nayupi ang unahang bahagi ng bus na pag-aari ng kumpanyang Nova Transport. Halos hindi naman nagalusan ang driver ng bumanggang bus na nakilalang si Pio Maisu. Iniimbisigana ng QCPD Traffic Sector 2 ang insidente. Pero ilang pasahero na karamihay pauwi galing sa trabaho ang nagsabing wala na raw silang balak na magdemanda. Yung gusto lang namin, yung araw namin kahit mabayaran lang kasi hanggang ngayon di pa ako nakakapasok. Pansamantalang pinalaya ang driver dahil walang balak magsampa ng reklamo ang mga biktima. Pero ang alibay raw nito ayon sa pulisya, nawalan daw siya ng kontrol sa manibela. Hindi lang pangalawa itong nangyari na nabangga yung, ano, yung concrete barrier natin. Yung may-ari ng bus, i-undergo niya ng seminar ulit yung mga driver nila. Kasi talagang walang ginawa, kundi talagang ano sila, reckless eh. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamunuan ng Nova Transport, pero ayon sa pulisya, nangako raw itong sasagutin ang lahat ng gastos ng biktima sa ospital at ipapaayos ang mga nasirang concrete barrier. Cesar Apolinario, Nakatutok, 24 Horas.